insurance po ngayon is a good starting point or starting product, starting investment. Iba na po kasi yung insurance kumpara noong nag-uumpisa ho siguro tayo, Ma'am Chichi, na nagtatrabaho at inaalok ng insurance. Ngayon, ang insurance may death benefit na, yung alam natin, may living benefit na pang pag ikaw nagkasakit na ospital or simply gusto mong kunin yung pera mo dahil may pangangailangan ka, may death benefit na, may living benefit, may protection na, may investment pa. So, isa lang yung pinaglalagyan mo. Kadalasan po, baka narinig ng mga tagapakinig natin, VUL, insurance VUL product. May insurance na, may investment pa. May death benefit, may living benefit. So, yung mga produkto po ngayon ng insurance, pinaganda na. Ang insurance po, masugid na binabantayan ng insurance commission. So, tingnan nyo lang po kung tatanungin nyo sinong insurance company. Yung any of the top five, to be fair. Hanggang mag-advertise siguro yung isa sa kanila dito. Any of the top five na insurance company, check nyo po sa insurance commission, yung ahensya ng pamahalaan. Hindi po kayo magkakamali dyan sa top five insurance companies. Tungkol po doon sa tanong nyo, mahilig kayong mag-food trip. Baka nakakadagdag pa po yan ha, sa kondisyon nyo, yung irresponsabling pagkain. So, paano makakatipid? Lagi pong sinasabi, yung luto sa bahay, mas nakakatipid kumpara doon sa buwibili ka kumakain sa labas. So, isang paraan ng pwedeng pagtipid sa larangan ng pagkain, food, avoid eating out. Marami na mimiloso po or tala ng sitwasyon nila, parang mas magastos po pag nagluto kami sa bahay kaysa kumain sa labas. Kasi dadalawa na lang kami. Kung bibili po kami ng pagkain, miskin na sa ng rekado, miskin na sa palengke, dalawa lang kaming kakain. Yung oras na paghahanda tsaka yung naggastos sa mga rekado, parang hindi sulit. Kung ganyan po ang sitwasyon, syempre, sabi nga nila, case to case yan. Kung mag-isa lang po kayo at mas makakamura kayo sa 75 pesos na bibili nyo sa convenience store na malamang hindi rin masustansyang pagkain, kung pero pag pinag-uusapan, tipid, katipiran lang din, kanya-kanya po yan. Depende sa inyong sitwasyon. So, miski na sinabi ko na ang pagluto, pagkain sa bahay, mas mura kumpara sa kumain sa labas, tingnan nyo po kung sa personal situation nyo. Kasi tama nga naman, kung mag-isa lang kayo, magluluto pa kayo and all, baka yung ginastos nyo na oras at pera, mas mataas pa kung bumili kayo doon sa labas at kumain sa labas. Kaya, suriin nyo po. Mm-hmm. At saka minsan, Armanda, yung pagkain sa labas, may mga cases na nagkakasakit. Yung ibig ko sabihin, kung hindi malinis ang pagkakaprepare, so, yung ating nanay na tumawag, ano po, ingat din po. Minsan, practical na kumain sa labas, bumili ng pagkain na luto na, pero check nyo rin naman po kung ano yung pinakamainam. Okay? Pero meron akong kagabi lang pinagmumuni-munihan ko, Ma'am Chichi. Di ba, uso na ngayon, narinig mo yung internet diet ba yun? Intermittent diet. Yung sabi nila, wag ka, ang huling kain mo, alas 8 ng gabi, ang susunod na kain mo, alas 12 na ng tanghali, kinabukasan. Yung alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi, kahit maraming beses ka kumain at marami ang kinain mo, okay lang. Basta, pagdating ng alas 8 ng gabi, hindi ka nakakain at ang susunod na kain mo, sa susunod na alas 12 ng sa susunod na araw na alas 12 ng tanghali. Habang nakikipagkwentuhan ako dun sa nagkukwento nito, doktor po ito, bigla ko naisip dahil I am blessed to do financial literacy sa masang-masa hanggang sa may kayang-kaya. Napansin ko lang po kagabi, naiisip ko, yung mga may kaya, yung hindi na problema sa kanilang araw-araw na kakainin,
sila, gustong-gusto nilang makakain ng kaunti. Yung hirap na hirap sa pera, gusto kumain 3 beses o higit pa sa isang araw. Di ba, nagiging bukang bibig yun? Hindi na nga po kami makakain 3 beses isang araw. 2 beses lang. Pero yung mga mayayaman, may kaya o walang problema sa pera, gusto nga kumain minsan lang sa isang araw kasi nagpapapayat. Oh, ironic, ano? Di ba? Parang hindi ko pa makuha ang wisdom to it eh. Pero kagabi nung iniisip ko, galing ako sa isang masang-masa, tapos biglang may kayang-kaya, hindi ko ma-connect. May kapasidad. Siya, gusto niya, konti-konti lang siya kumain. Yung walang-wala o nanggihikahos, gusto niya naman maraming beses makakain. Kung titingnan mo, siya yung unhealthy, siya yung may diferensya sa kalusugan, high blood, cholesterol, and the like. So, later on, pag I get a discernment out of it, bakit okay. Ganun? So, Armand, yung ipinayo mo, no, na must-haves. Yes. Okay. Ito ba ay walang pinipili? Pamilyadong tao ka? Single ka? Retirado ka? O ikaw ay byudo na? O empty nesters na kayo? Meron bang mga modifications yan? Depende sa iyong state of life. Okay, good question. Katulad ko na sa totoo lang po, kanina you were saying when at the start of the program, the your prayer and it's all dasal ng pasasalamat. I always hear you being grateful and have stressing that attitude of gratitude sa mga dasal mo sa bago sa programa, Ma'am Chichi. Ako rin very very grateful at this time umabot ako sa yugto ng buhay ko na ganito na nakapagtapos na ng mga anak. Meron ng apo, iba na ho yung pinaghahandaan. Meron pa rin emergency fund, meron pa rin cash reserves, pero nababawasan na po yung cash reserves. Binubuno na at dapat patapos na yung retirement fund. Plano ko po kasi, sana mangyari, pero walang kasiguraduhan, hindi ako aabot ng 65 na kailangan araw-araw pumapasok. Gusto ko dumating habang malakas-lakas tong tuhod ko. Gusto ko ulit makuha yung sitwasyon na dinadala ko yung apo ko araw-araw sa eskwelahan. Katulad nung nagawa ko sa mga anak ko. Eh hindi ko po magagawa yan, lalo na sa kasalukuyang ginagawa ko. Yan po ang plano ko. Gusto ko ako magdadala nung... Eh babae po yung apo ko eh. First babae sa pamilya. So eh nakatadhana na po yun. Magmamadre yun. Kaya... Gusto kong maging Chinchin Gonzales ba yun? Yung artista. May itsura din yung apo ko. So, pag-aaralin ko po ng karate, taekwondo, jeet kune do, lahat na ng martial arts. Ipapasok ko po yun sa military. At pagdating niya bago mag-40, papasok ko po yun sa konbento. So, nakalatag na po yung buhay ng apo ko. Gusto kong maging parte ng buhay niya, ng kanyang paglaki. Kaya ang mga pinaghahandaan ko po, hindi na yung cash reserves. Hindi na po yung emergency fund. Meron na po ako medical fund. Dahil doon sa mga nakakilala sa akin, abusado po ako sa katawan, kulang nga ako sa tulog. Noong bata, merong konting bisyo. Hindi naman po illegal, ha? Hindi naman po immoral. Yung lumalaking bisyo, habang lumalaki. So, alam ko po, I did not treat my body well from day one up to... Ngayon po medyo na maayos, pero alam ko pagbabayaran ko yun. Kaya pinaghahandaan ko medical fund more than an emergency fund. Meron pa rin po akong emergency fund, yung biglaan na pwedeng kuhanin. Pero kung may kalusugan, pag tumatanda tayo o pa-retire na tayo o empty nesters, may nadadagdag the medical fund. Yung retirement fund natin dapat pumaporma at formado na. At yung mga ibang investment natin kapag tayo patanda na, naiiba rin po compared dun sa 35 years old and below. Yung 35 years old and below, puro palago dapat ang iniisip niya na investment. Yes. Tayong patanda ng patanda, ako po 50 years old na, itsura lang pong 60 dahil nalalagas na ang aking buhok. More of income tayo, income replacement.
So kung meron po tayong paglalagyan ng pera, hindi po para lumago. Tayong mga patanda na, ang isang retirado, 65 years old, o yung nag-text sa atin, 70 years old, hindi po siya naghahanap ng, saan po ba lalagay pera ko para yumaman ako pagdating ko ng 90? Hindi po ganun ang isip niya. Ang isip ng 50 years old pataas, saan ko ba ilalagay ang pera ko para may regular na kita? So, ibang-iba doon sa 35 years old and below. Yung 30 years old, saan ko ba lalagay pera ko para pagdating ko ng 50 million na to? Miski na hindi ako kumikita, from now 30 up to 50 years old, palago ang gusto ko. So, meron na naman tayo sa pangatlong pagkakataon, investments lang naman po ang pag-uusapan natin. Off the air, napag-usapan po natin, Ma'am Chichi. Susunod natin ng kaperahan o buhay pinansyal ng kabataan. Yes. Pag-usapan natin ng insurance, nabanggit ko kanina dito, at susunod yung investments naman po. Ayan. Eto, merong nakaka-relate kay Mr. Benko. Ginawa ko po yan when I am still working. Until now, I am a retiree. Still, may emergency fund po ako. Nag-benefits din po ako sa insurance. Thank you very much. More power to Katok Tahanan. Tama rin po, kahit mag-isa lang ako, I cook my meal kasi po, hindi ko gusto yung binibiling luto. Baka siguro masarap siya magluto. Maimbitahan tayo, Ma'am Chichi. Okay. Kumain tayo sa bahay niya. Oo nga. Pwedeng-pwede po kaming imbitahan ni Arman. Eto, nako, looking forward na dun sa aklat na sinabi.